Hello guys, welcome sa ating channel, Kuya Les Pu. Ngayon, pag-usapan natin is tungkol sa act of lasciviousness. Sa mga panghahawak or panghihipo, may kakibat po na kaso yan pag kayo po ay nireklamo. Ito po, pag-usapan na natin, act of lasciviousness. And by the way nga pala, andito nga pala ako sa may falls, dito sa may Northern Samar, Cervantes, Catarman. Shoutout sa lahat. Ayan po yung falls natin, oh. Naganda-ganda. Tara, simulan na natin. Hello guys, welcome ulit sa ating channel, Kuya Les Pu. And 4 a.m. na. Ito pa rin, break time ko dito sa trabaho. And pwede na ulit mag-vlog. Guys, ito, konting kaalaman lang. Pag-uusapan natin is tungkol sa panghihipo or acts of lasciviousness. Ito guys is yung kinakaso kapag ang isang complainant is hinawakan or nagkadikit po yung nagkaroon po sila ng physical contact na merong mali siya at may intensyon na pambabastos. Yun po yung pwedeng ikaso sa nanghipo or may mali siya yung pagkakahawak nga, ang pwede pong ikaso doon is acts of lasciviousness. Ano po bang keyword? Ano po ba ang tanda para makita mo na ito po is pasok sa acts of lasciviousness? Guys, kasi guys, ang acts of lasciviousness o panghihipo is pag may opposite gender ka, lalaki sa babae, and vice versa rin, babae, so babae sa lalaki, na nakagawa ng hipo na merong mali siya or may intensyon na pambabastos, is papasok siya sa acts of lasciviousness. Pero guys, nakadepende yan sa sitwasyon or nakadepende yan sa may mga circumstances kasi yan, nakadepende yan kung ito po is papasok sa acts of lasciviousness or sa undisvexation or pang-iinis. Guys, tatanda natin kung ang isang nakakommit ng acts of lasciviousness is nahawakan niya yung complainant na merong mali siya or merong intensyon na mambastos. Yun, doon siya papasok sa acts of lasciviousness. Pero may mga instances kasi guys na pag ito is ang intention niya ay manginis lang or ipahiya ka sa mga tao, sa maraming tao, is papasok siya sa unjust vexation. Halimbawa guys is niyakap ka ng isang tao pero walang mali siya sa kanya yung pagyakap niya sa iyo, is ang intention niya is marahil is ipahiya ka or para makita nung ibang tao na nangiinis siya. Guys, hindi siya papasok sa act of lasciviousness. Nakadepende ito sa sitwasyon. Kung yun ang intention niya is na-depend niya na yun ang intention niya, yun ang ginawa niya, is dun siya papasok sa unjust vexation o pang-iinis. Pero guys, kung ito is may mali siya o may pambabastos, sa act of lasciviousness yan. Meron kasing mga cases guys na hindi mo na kailangang tanungin. Ito po yung automatic na act of lasciviousness. Halimbawa guys, may isang babae, hinawakan siya sa maselang parte ng katawan, sa dibdib, hinawakan siya sa dibdib ng isang lalaki, automatic na yun na act of lasciviousness po siya. Hindi na po kailangang madepensahan nyo kasi may tinatawag na ginawa mo yung crime na obvious naman na talagang yun ang intention mo is yung mambastos. Yun po ang pagkakaiba nung dalawa guys. Ano naman yung pagkakaiba Kuya Les po nung attempted rape at saka yung acts of lasciviousness? Parang halos ano siya guys halos magkalapit na yung attempted rape saka acts of lasciviousness Medyo magkalapit na yon. Kaya nakadepende yan sa sitwasyon or nakadepende yan kung paano niya nakinumit yon. Halimbawa guys is talagang rapein kayo is niyakap na kayo
talagang may intensyon na gahasain kayo talaga, and then nakapiglas kayo, nakawala kayo. Yun po, hindi lang po acts of lasciviousness 'yon. Attempted rape na po 'yon. Kasi ang palatandaan kasi sa acts of lasciviousness is yung panghihipo lang na may mali siya o may kabastusan. Yun po yung acts of lasciviousness. Pero pag ganun guys yung sitwasyon na gagahasain kayo, nakapiglas kayo, hindi na po yun act of lasciviousness. Papasok na po yun sa attempted rape. Kuya Les po, yung ako po is nabastos pero hindi po ako hinahawakan. Kinindatan po ako, tapos nagsalita po siya ng masama or binastos ako, nabastos po ako, eh pwede ko na po siyang kasuhan ng act of lasciviousness. Guys, hindi po pwede. Ang palatandaan kasi natin sa acts of lasciviousness yung nagdikit, nahipuan ka, touch. Yun po yung palatandaan sa acts of lasciviousness. Pag tinigdan ka lang, tinitigan ka, or kinindatan ka, hindi po yun acts of lasciviousness. Ang acts of lasciviousness yung nahawakan ka. Sa crime kasi guys, is merong attempted, frustrated, at saka consummated. Yung acts of lasciviousness is consummated po yun, guys. Yung po yung pagkakaiba po nila. Eh, Kuya Les po, kung sakaling ako is guilty or napatunayan nagkasala po ko, ano po yung penalty ko sa crime na acts of lasciviousness? Guys, yung acts of lasciviousness is hindi biro po yan. Meron po yung pagkakakulong na maximum is 6 years. Hindi po piro yung panghipo na yun. Kasi akalain mo, nanghipo ka, pag napatunayan is maximum 6 years. Ang minimum niyan is 6 months to 6 years. Nakadepende po yan kung gaano po yung act na ginawa nyo. Kung ano yung kaparusahan nyo, nakadepende po yan. Kung yung ipapataw na penalty sa iyo, nakadepende sa ginawa mo po yan. 6 months to 6 years ang penalty. Pero guys, meron pa yung multa. Kung yung complainant nyo is naghingi ng moral damages. Yung tipong humingi siya ng danyos niya. Kasi ganun guys, pwedeng yung complainant nyo is humingi ng danyos. Kuya Les mo, magkano naman yung danyos na hinihingi ng complainant kung nakagawa ko ng ganun? Guys, nakadepende pa rin yan kung sa hinihingi ng complainant nyo. Kung kadalasan kasi pagdating dyan sa court, hinihingi na yan is kalahating milyon, 1 million. Sa act of lasciviousness lang, ganun na ang hinihingi. Pero bababa naman po yan. Nakadepende po yan sa court. Nakadepende yan sa ginawa. Kaya kung yung complainant nyo is hindi makatulog or nabastos siya, napahiya siya, automatic po yun guys, hihingi po yan ng moral damage niya sa danyos niya para sa kanya. Kaya ganun po guys, is medyo mabigat po talaga yung simpleng panghihipo lang is makukulong ka na ng 6 months to 6 years. Yun po yung penalty natin, and then magbabayad ka pa ng danyos. Ganun po katindi yung panghihipo guys, or yung acts of lasciviousness. Okay, sa ulitin ko lang ha, yung acts of lasciviousness is panghihipo yun. Yun po ang pwede nating ikaso kapag tayo po is na hipuan ng opposite sex natin, na mahipuan po lalo na sa mga kababaihan. Pag kayo po is nahipuan o nahawakan na may mali siya, yun po, pwede nyo po siyang kasuhan. At pwede rin po kayong humingi ng moral damages ninyo. Kasuhan po, ang kaso po nyo is, ang kaso pong ikakaso nyo is acts of lasciviousness. Okay guys, yun po. Sana po is may natutulang ulit kayo dito sa aking vlog. Mag-uumaga na po. And salamat po sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Tsaka lumampas na po ako ng 400 subscribers. Kaya natutuwa po ako. Kaya guys, maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko, and then lalo na pala sa wife ko si Winilyn Santoral. Lagi ko pong lagi ko po yan ina-acknowledge sa mga vlog ko.
kasi po malayo po siya. Maraming maraming salamat sa suporta. And please guys, ulitin ko ulit, please subscribe our channel, Kuya Les Po. And then, paki-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat, salamat po, and God bless. Bye-bye!